Hello, my amazing. Welcome back again to my part 2 here in my Kobe trip, love trip, and food trip. So, let's go. Oh, yung kaga. Tinapay lang. Pangalawang kaga. Tinapay pa din. Tinapay pa rin. Kaya, the third one. Last na kaga. Mainit. Meron na. Meron na. Lumabas na. Bye-bye. Bye-bye. Bye. So now we're in a family mart to check po yung egg na my favorite. My favorite. Baka natik mo. My favorite. Kaya pagpasok ko mismo sa family mart, ayun na nga ang inuna ko. Ang egg sandwich at siya lang ang bukuntang nag-iisa. Oh. So, ikaw yung nakikita ko lagi sa TikTok, sa Reels. So, then kumuha ako ng brulee, Ohio, parang taho. And then yung caramel pudding, syempre. Tapos, pumuha kami ng Dokito. Bumili naman ako ng KitKat na green tea and strawberry KitKat naman, syempre. And then, umakyat kami doon sa taas, sa second floor. Tumingin-tingin kami kung ano pa yung pwede namin mabibili. So, ang dami dito pwedeng mabiling pa sa lubong. Kaso nga lang, mayroon talagang tax dito. So, kailangan bumili ka ng worth 5,000 yen para at least magkaroon ka ng 10% discount for your tax, at least kahit pa paano malaking bagay din yun. O, diba? So, after the shopping, there we go. So, now we're heading to our next destination. So, here, nakita ko yung one of my favorite ramen, the Ichiran. But, unfortunately, dahil nakakain na kami for lunch, hanggang tingin na lang muna ako dito. So, sabi ko sa sarili ko, see you next time, Ichiran. I'll be there. Chorizo. Babalikin kita, Ichiran. I'll be back soon. Kasi busog na kami. Hinahanap kita ng Ichiran. See you next Kobe. Tapos meron kami nakitang bakery. Mas lalo akong nalula nung nakita ko yung mga tinapay nila. Grabe, ang sasarap. Lalo na yung nakita ko yung watermelon bread. Oh. After namin dumaan sa bakery, may nakita kami yung spot na maganda. Ito yung along the pedestrian lane. So, ayun, pa-picture kami kay mama. O, diba? Picture. Tapos ito, may nakita kaming pyramids or premium custard taiyaki. Yung fish na bread, meron siyang custard, meron siyang beans. So, there's a 3 kinds of flavor. So, yung in-order ko yung custard. Tapos, ayun na, 300 yen yung premium custard. So, tapos, natuwa kami kasi dahil si kuya ang pogi, ang cute, o, diba? So, hinihintay namin siyang gumawa kasi nga, naubos na. So, nire-ready niya na, nag-prepare na siya for the next order. So, nagbayad na ako ng 300 yen. So, sineset niya na, pinipreheat niya na lahat ng mga gamit niya, yung ginagamit niyang ano, ewan ko anong tawag dyan. So, ayun, may tinuturo-turo na siya, o, diba? Nakangiti na siya. Tuwang-tuwa siya sa amin kasi ang kulit talaga namin sobra. So in fairness naman, ang bait-bait naman ni kuya kahit papaano ini-entertain niya kami. Kahit nahihirapan din siya mag-English kasi nga, he only speak Japanese. So ayun na nga, so nare-reheat niya na, so binabrush-brush niya na para or tine-temperature niya na kung okay na yung heat. Tapos iba-brush-brush niya yung mga keme, yung metals na yan. Tapos after niya, nire-ready niya na, kinuha niya yung trending dito sa Japan, yung ilalagay sa leeg, yung parang cooler. Ayan, tignan nyo. Yan, trending yan dito sa Japan. Maraming yan, nasa 800 yen lang yan. I think nasa 200 or 350 pesos lang siya to make you cooler, to feel you fresh, charis. Kasi nga, mainit nga yung ginagawa niya. Pero nakita ko to sa Japan, ang dami itong binibenta. Ewan ko lang kung meron sa Pilipinas.
So ito na nga, so naka preheat na lahat. So I think it's ready to go na ata. Pero parang feeling ko ang tagal talaga bago ni Kuya lagyan talaga. Kasi kailangan talaga yung temperature sakto. So ito na nga, nilalabas yun na lahat ng mga sahog. Yung mga textures, ayun na yung beans, white beans. Tapos ayun yung red bean, ayun yung cast, ayun yung texture. Tapos ito naman yung custard. Oh, di ba? Nalala ko tuloy si Puto Licious. So ayun na nga, ibabrush yun ng isa-isa. Tapos ilalagay niya yung texture. Then ilalagay niya yung beans. After ng red beans, yun yung pinaka-fillings. Oh, papagpag niya lang yan. Ang galing niya kaya. Tapos lalagyan niya ulit ng texture sa taas. Tapos i-close, tapos ilalagay niya lang yan. Oh, di ba? Ang bongga. Tapos another set na naman, maglalagay na naman siya ng textures, manipis lang, tapos makapal lang yung white beans. So ngayon kasi nag-order kami ng custard, sinilagyan din na ng custard. Ang sarap nito, in fairness, sobra. Kaya pag pupunta kayo ng Japan, try nyo rin kumain ng taiyaki. O, di ba? Di ba ang bongga taiyaki? So, ibabrush niya lang. Ibabrush. Tapos, ilalagay niya na yung texture. Paulit-ulit tayo dito. Hanggang matapos yan. Charis. So, ayun, hintay lang namin si Kuya. Tapos, binibigay niya na yung order after. O, di ba? So, once again, if you wanna go here in Japan, don't forget to taste the taiyaki. So, ayun na, sineset niya na kung luto na or hindi na. So, ito yung isa ata luto na. So, tinatanggal niya na. Tapos, ilalagay niya na dito sa cooler. O, di ba? Then, after niya, ilagay niya na sa paper. Tapos, isa-serve niya na ibibigay niya. So, taran! O, di ba? Luto na yung akin, yung custard. Bongga! So, it's my turn. So, ayan na yung order ko. So, I receive my taiyaki custard, the premium custard flavor. So, ta-da! So, now it's time to taste! Hey! Anong pangalan nito? Taiyaki. So, this is the taiyaki custard, taiyaki. So, let's try it. Hindi na. Oh, yung kagaya. Sinapay lang. Pangalawang kagaya. Sinapay pa rin. Third one. Last na kagaya. Painit. Meron na. Meron na. Bye-bye. Babay ka na sa... Bye! Bye! Thank you. Narigot ako sa ima. Okay. So, taiyaki, ang sarap niya. Taiyaki. Taiyaki. Ang sarap. Pupunta kami ngayon sa takoyaki tsaka koko. Bibili kami. So, see you there. There's a power bar. Pagpasok ko dito sa Kobe New World, grabe, na-amaze ako sa donuts nila. Sa mata pa lang, nabusog na ako. Sobrang nag-crave ako. Sobrang sarap. Napaka-simple lang ng donuts nila, pero ang sarap, grabe. In fairness. So, napaka-friendly pa ng mga tao, napaka-accommodating. Pero yung donuts talaga, tsaka yung venue nila, sobrang simple. Take a look. Ito yung mga menus nila. Meron sila mga 2 new flavors. Tapos ito yung mga flavors nila. Look, pati yung posters nila, napakasimple lang. Yung staff nila, yung place, yung venue, napakasimple. O sige, mag-vlower ka dyan, girl. Sige pa, o, diba, vlow. Kasi sobrang init dito sa Japan sa ngayong sitwasyon. O, diba? Tignan nyo yung donuts nila. Para siyang ordinary, pero sobrang simple lang. So ngayon, nag-order ako ng plain. And then, nag-order ako ng 1 cinnamon. And then, the honey glazed nila. Wala sila mga fillings. On the top lang siya. Tapos, powdered milk lang. Pero ang sarap. But anyway, thank you so much, Kobe New World. Hello. So now we're crossing to Shibuya, Charis. Sa loob niya station lang. Mag-Shibuya, ano? Tapos magsuot ka ng kimono. Kimono ni Tarana.
Shabuy. So now we're going back to the ship, but before we're heading to our ship, we're going to Takoyaki for our last destination. Oh my god. Here we go. I saw the Takoyaki here. Yes, here. See you in part 3, Mac Amazing. So thank you so much for watching in my last trip, food trip here in Kobe trip. Bye, love you all.